My stand on anti-illegal drugs is clear. No police should be involved in pushing, using, or whatever means of illegal drug trade. You will be charged and removed from the service. This is my warning to each and every one of you. Our fight will be holistic in prevention and aggressive in operations. Under my leadership, rewards and punishment will be quick and decisive. It shall be fair and impartial, and due process shall be observed. Ang pag-uusapan po natin, ito pong pagkaka-appoint ng ating mahal na Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. sa 29th na hepe po ng pambansang pulisya ng Pilipinas. Walang iba kung hindi ang kasalukuyan na pong hepe nito na si Police General Benjamin C. Acorda Jr. Kilalanin po natin muna perhaps ng ilang mga circumstances sa kanyang buhay ayon po sa naging balita. Dito po sa balita ng Rappler, pero ito naman po ay binasa ko na at makatotohanan naman po. O sabi po dito, bago po ma-appoint bilang hepe ng PNP, ito pong si General Acorda, siya po ay naging direktor ng Directorate for Intelligence. Mamaya ituturo ko po sa inyo yung organizational structure ng PNP. Noong 2022, naging pinuno din po siya ng Northern Mindanao Regional Police. Just like his predecessor, ay nanggaling po itong si Acorda sa Ilocos Region. Siya po ay nagmula sa La Union. Ang kanyang pamilya po ay nagmula sa La Union. Ang kanyang ama na isang abogado na si Benjamin Acorda Sr. ay isang counsel ng Citizens Legal Assistance Office. Ngayon ay Public Attorney's Office. Eh talaga palang nanggaling ito sa mga public servants. Okay? His mother, Purificacion Acorda, worked as government nurse in the province. Both of his parents pala, no, is public servants. The new PNP chief finished his primary education at Gabaldon Elementary School's Special Education Center in Lawag City, and then high school at Bacara National Comprehensive High School in Ilocos Norte. Acorda later graduated from the Philippine Military Academy as part of the Sambisig class of 1991. Mag-classmate yata sila ni General Estomo, no? Ay hindi, si General Estomo yata, 1992. Before achieving high post in the National Police, Acorda held various positions in Ilocos Norte. He once served as Chief of the Intelligence Branch and Assistant Provincial Director for Operations of the Ilocos Norte Provincial Police. Yan po ang maikling pagkakakilanlan natin so far. Dito po kay Police General Benjamin C. Acorda Jr., ang 29th na hepe po ng pambansang pulisya ng Pilipinas. Pakinggan po natin ang kanyang naging talumpati sa pagtanggap niya po ng posisyon na yan. Napamunuan po ang 228,000 members ng Philippine National Police. Troop Commander, keep your troops stick as pengat. Because... Huh! No, because... Huh? His Excellency Ferdinand Bongbong R. Marcos Jr., sir, other distinguished guests, ladies and gentlemen, magandang umaga sa ating lahat. Standing in front of you as the 29th Chief of the Philippine National Police, I thank the Almighty God for the opportunity to serve Him and our country. My heartfelt gratitude to our President. I'm very humbled for the trust and confidence to be an instrument of peace and justice for every Filipino. Sir, as the Chief PNP, together
with the 228,000 strong PNP personnel. My uncompromising commitment to you, Mr. President, and to our fellow countrymen, that we, under your administration, will be vanguards of peace to ensure a safe and economically stable community. We shall be steadfast in providing better police service. To the Secretary of the Interior and Local Government, Secretary Benjamin Abalos Jr., sir, thank you for unwavering support and dedication to the PNP organization. Under my leadership, we will be your partner in ensuring a secure, peaceful, and crime-free community. To my predecessor, Police General Rodolfo S. Azurin Jr., sir, thank you for the wisdom and exceptional legacy you have imparted in the organization. Rest assured, sir, that I will continue your advocacy in cleansing the PNP. Maraming salamat po. And my snappy salute to you, sir. To my beloved wife, my classmate in high school, Oliva, thank you for your love and understanding, for always being there and taking care of me. To my children, you are my inspiration, my peace, and my own pill of joy. To my father, Attorney Benjamin Acorda Sr., you are the bedrock of my being. To my mother, Mrs. Purificacion Acorda, thank you for your unconditional love, guidance, and wisdom. Maraming salamat, Mama. Unang napansin ko dito sa ating bagong hepe ng pambansang pulisya ng Pilipinas ay mukhang loving husband and family man po ito, na isa po sa dapat na tinitingnan po natin sa isang leader po ng ating bansa, in particular dito po sa ating Philippine National Police. Kasi simple lang naman yan eh. Kapag ka hindi ka maayos sa iyong pamilya, hindi mo pa mapamumunuan ng maayos ang sarili mong organisasyon na kinabibilangan. Eh, tingin ko, napalaki siya ng maayos ng kanyang mga magulang na nagmula sa o na naging ugat ng kanilang pamilya yung paglilingkod sa bayan. Dahil ang kanyang ama ay isang abogado sa kasalukuyang katumbas ng kasalukuyang public attorney's office. Ano? Samantala ang kanya ng mga magulang ay provincial nurse. O kaya dito makikita po talaga natin na mayroon pong lahi ng paglilingkod sa bayan, ito pong si General Acorda. And we are hoping for the best sa kanya na mapamunuan niya po ng maayos itong PNP at maipagpatuloy niya yung nasimulan po ng kanyang predecessor na si General Azurin, na ilantad sa publiko ang mga tiwaling pulis sa ating kapulisan sa kasalukuyan. Kasi sabi nga ni General Azurin, binuksan niya na ang pinto para sa mga tiwaling pulis at nandito na lamang ngayon sa pamumuno ni General Acorda kung ito ay mapapanatili at higit sa lahat, malilinis finally ang hanay po ng ating mga kapulisan mula po sa mga Ikalawang Police Officer. Patuloy po natin pakinggan ang kanyang talumpati. Anchored on the administration's call for unity and nation building, we shall move toward a unified PNP. To the media, our longtime partners, we welcome critics as our independent source of check and balance. We are allies in bringing out the truth. Maganda to kasi marunong tumanggap pala ng criticism itong si General Acorda. Sabi niya, di ba, we welcome critics bilang maging check and balance
sa kanyang pamumuno. Kasi walang pinagkaiba yan sa sinabi ni Congressman Sandro Marcos na ang constructive criticism ay napakaganda dahil ito ay makapagbibigay sa iyo ng mas maayos na pamumuno at development, siyempre, sa iyong leadership. Yung growth, kumbaga, mas magiging maayos ang iyong pamumuno kapag ka meron pong mga konstruktibong kritisismo. Dahil kung minsan, hindi natin napapansin kapag tayo po ay namumuno o sila namumuno, kapag ka wala pong kritisismo, eh minsan nagkakamali na sila. O kaya pagka natatakot yung mag-criticize sa isang leader, wala, patuloy lamang pong gumagawa ng mali yung leader na yon. Eh ayoko na magbanggit ng mga pangalan sa nakalipas na panahon, pero ang maganda po ngayon dito, nadinig natin sa kanya, wine-welcome niya ang critics sa kanyang leadership. O kaya pagka meron tayong hindi napansin na maganda dito sa, pagka meron tayong napansin na hindi maganda dito kay General Acorda sa kanyang pamumuno, i-voice out natin. Total, sinabi niya naman, eh welcome sa kanya ang constructive na kritisismo. Ano? Tuloy natin ang sinasabi po dito ni General Acorda. Saka by the way, bago ko makalimutan, sa mga nagnanais kay General Estomo, tingnan nyo muna yung performance nitong si General Acorda. Saka si General Acorda will be retirable on December 2023. At si General Estomo will retire on December 2024. Kaya ang laki pa ng pagkakataon ni General Estomo na maging Chief PNP sa hinaharap. Huwag nyong pangunahan ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Tuloy tayo mga tol. We need your support to inform the public of our endeavors for peace and order. We will be transparent. I am soliciting the support of everyone, for I cannot do it alone. I ask for your cooperation, your support, and your commitment. Parang si Pangulong Bongbong Marcos yung datingan niya. Napapansin niyo yun, mga tol? Siyempre, una, yung panawagan niya ng unity sa kanyang mismong organisasyon na kinabibilangan. Hinihimok niya ang lahat ng kapulisan na suportahan siya. Katulad ng pangulo natin, maayos na asawa, nakapagpalaki ng maayos sa kanilang mga anak, mahal at nag-iisa ang minamahal niyang asawa. Higit sa lahat, marunong magmahal at tumanaw ng utang na loob sa kanyang pamilya. O, nakikita nyo, kaya bagay na bagay itong panibagong CPNP natin. Dahil yung katangian ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, somehow, parang merong resemblance dito po kay General Acorda. Together, we will overcome the challenges the organization is facing. Together, we will prove that the PNP serves with dignity and professionalism. As your humble servant, I will do my best and lead by example. Let us work together for the betterment of our country. We shall be relentless in anti-criminality campaign through intensive police visibility and sincere police presence. We will not rest until every Filipino feels safe and secure in their homes, in their streets, and in their places of work. My stand on anti-illegal drugs is clear. No police should be involved in pushing, using, or whatever means of illegal drug trade. You will be charged and removed from the service. This is my warning to each and every one of you. Our fight will be holistic, in prevention, and aggressive in operations. Under my leadership, rewards and punishment will be quick and decisive. It shall be fair and impartial, and due process shall be observed. We will establish unity. Yun ang pinakamahalaga. Due process na
naging dahilan kung bakit nagkakaroon ng controversy sa nakalipas na administrasyon. Kasi alam nyo naman, ang mga pulis nung nakaraan, kaliwat kanan ang lumalaban. Kaya ngayon, inaani yung mga problema. Ang nakalulungkot, may mga pulis na hindi naman nabigyan na ng pardon kasi wala na yung magpapardon. Kaya sana, sa pamumuno nitong si General Acorda ngayon, katulad din ng pamumuno ni General Azurin, na inobserve ang rule of law, na inobserve ang karapatan kahit kriminal. Ang hirap kasi sa mga tao ngayon, akala nila matatapang sila. Oy, kayong mga gusto patayan palagi, hindi nga kayo nakapatay, gusto nyo nakapatay. Naku nang teteng kayo. Gustong-gusto nyo namamatay ang mga kriminal, hindi nga kayo nakapatay. Mayroon din niyang mga pamilya. Higit sa lahat, ako hindi ko kinakampihan ng kriminal. Ha? Ang problema kasi, pagka patay ng patay sa mga kriminal, kinalauna napapahamak ang pulis. Ano ang nangyari doon sa mga pulis sa Caloocan? Nakakulong na ngayon. Kasi nagpapaniwala na patay ng patay. Daanin sa due process. Ano? Lahat po tayo merong karapatan. Kahit kriminal yan, merong karapatan. Ang mahalaga, yung certainty of arrest bilang isang criminologist, ayon sa pag-aaral, ang kamatayan hindi nakakapag-deter ng criminality. Hindi yan nakakapag-deter, hindi nakakabawas. Pero ayon sa statistics, ang certainty of arrest nagiging general deterrence para sa isang would-be criminal na hindi gumawa ng krimen. Kasi bakit? Alam niya sa kanyang sarili na ikaw ay mahuhuli. Ako sa sarili ko. Diba, nagkaroon ako ng temptation sa buhay. Nandiyan ang kaliwat ka ng drug trade nung pulis pa ako, kung pinasok ko yon, solve ang problema ko. Pero dahil alam ko kung ano ang batas at alam ko kung ano ang kaparusahan at ako ay mahuhuli, yung temptations na yon hindi ko pinasok. Look, doon sa mga kasamahan kong pulis before, ang dami ng patay. Mga nakakulong na yung iba at yung iba naka-awol ngayon na nagtatago. Ako, kahit nag-awol ako at natanggal sa serbisyo, nakaharap ako sa kamera kasi wala akong ginawang mali sa kapwa ko. O, kaya dapat irespeto po natin ang karapatan ng bawat isa. Katulad po ng sinasabi ngayon nitong si General Acorda. O, dapat i-observe po ng ating mga kapulisan ang due process. Promote patriotism. Uplift morale, strengthen cooperation, and instill discipline in the organization. As we give premium to morale, to the morale and welfare of our men and women in the organization, assignments and positioning will be based on merit, ability, and moral ascendancy. We will protect the delivery of basic services to the disadvantaged Filipinos in the hinterlands and to the urban poor. Before I end my speech, again, agyamanak ako Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr., sir, tiinted mo nga palagtalek ng mga dangulo ti pwersa ti kapulisan. To SILG Benjamin Abalos Jr., sir, and Police General Rodolfo S. Azurin Jr., sir, thank you very much for putting your faith in me. I shall continuously strive to make PNP worthy of the trust and confidence of the public. To the men and women of the PNP, I challenge you to always do the right thing. Let us hate crime and fight criminals. Sa muli, magandang umaga po sa ating lahat. Agyamanak apo. Oh, sana lahat ng pulis, ano, pakinggan po ninyo yung sinambit ng bago po nating Chief PNP. Do the right thing, hate crimes and fight criminality. Hindi yung maging bahagi kayo ng criminal activities. And I trust again,
the wisdom of the President for appointing Police General Benjamin Acorda Jr. Naniniwala ako na mabuti po ang magagawa nito sa kanyang organisasyon na pinamumunuan na ngayon hanggang sa kanyang retirement sa darating po na December 2023. O kaya bago tayo magtapos, nais ko ulit magpasalamat sa inyo. Gusto ko sanang magturo pa eh, kaso lang mukhang hindi magpipit doon sa naging speech ng ating present Chief PNP kapag ka nagturo pa ako about the PNP organization. Siguro sa separate live streaming na lang natin gagawin yan. But in the meantime, nagpapasalamat po ako sa lahat po ng mga nakasama natin sa oras na ito at sana patuloy po nating suportahan ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos at ganun din po ito pong kanyang pinagkatiwalaan na bagong hepe po ng pambansang pulisya ng Pilipinas. Shoutout po sa inyong lahat at maraming salamat po. Magbabalik muna ako sa inyong mga komento.